Blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Ayan. Maraming salamat po ngayon sa mga viewers, sa kanilang mga tahanan na nanonood po ngayon sa oras ito. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. God bless you. God bless us all. So, bago po tayo magsimula, let me thank our special people, no? Unang-una po si Ms. Mara Panganiban, Chairperson ng New Ministries, si Jen Mendillo and EJ Mahipus ang ating executive producers. Of course, si Mr. Ryan De La Serna ang ating director. Isa rin dito si James, no? Ang ating isa rin co-director ngayon na humahawak ngayon dito sa ating program na Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Maraming salamat po sa iyo, sir. Also, maraming salamat din kay Mr. Sean Abela, ang ating chair ng multimedia. But last but not the least, ito ang pinaka-importante, ang ating administrative pastor, si Pastor Rani Jacinto. Magandang gabi sa iyo, Pastor. Again, good evening po sa ating lahat. Let us all be reminded, sabi nga sa Ephesians 2 chapter 10, you are God's masterpiece, no? We are all God's masterpiece. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa sa ating mga buhay. Wag po tayong ma-down masyado. Let us all remember na ginawa tayo, nilikha tayo ng Panginoon. Dahil we are His masterpiece. Alright. Special thanks din sa ating mga partners. Unang-una po sa lahat, Wingspired Unlimited, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro Redefining Collaborative Architecture. Maraming salamat po sa ating mga partners. Now, moving on, let's jump forward na po. Introduce natin ang ating very special guest sa gabing ito. Alam, wow. Nakaka-excite po talaga ang ating nakilala niyo po ang ating special guest. Tayo po ay maraming matututunan sa kanya, siguradong-sigurado po. So ipapakilala po natin ang ating very special guest for this evening. Isa po siyang former Head of Concerns and Response Section, also known as CARES sa AFP or Armed Forces of the Philippines, sa PGMC or Pensions Gratuity Management Center. Also, he is the current council chair ng Central United Methodist Church. So, wala na pong, without further ado, let's jump right in. Please welcome Mr. Alvio Bautista. Thank you so much, DJ Happy. In fact, I'm very, very happy that you invited me sa gabing ito. At good evening po sa lahat ng ating mga tagapanood. At sana po mag-enjoy kayo, katulad po ng pag-i-enjoy ko sa panonood ng program na ito ni DJ Happy dito sa GCCF. Wow, welcome po Sir Alvio. So, isang karangalan po, no, na nandito ka po ngayon. We know that you are a very, 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 wow, daming very na, very busy person. So, Sir Alvio, ngayon, para sa ating mga viewers, can you tell us more, a little more about yourself? Nabanggit mo na kanina, DJ Happy, no, na I was a former AFP-PGMC spokesperson, head ng Concerns and Response Section o CARES. At the same time, ngayon kasi nakalipat na ako sa PVAW, actually. Nakalipat na ako sa PVAW, Philippine Veterans Affairs Office. So
same na trabaho halos, katulad nung dating nasa PGMC ako, kasi we cater to pensioners, not only from the AFP anymore, but pati yung mga veterano natin. Ano. So, yung ibang gawain sa AFP dati, ngayon, limited na ako doon sa gawain naman ng PVAW. Mm-hmm. So, that's basically yung nangyayari ngayon sa aking career, ano, kung career pag-uusapan. Now, being the council chair of Central United Methodist Church, ibang usapan yon. Mm-hmm. Yun yung sinasabi mo na very, 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 napakaraming very. Ano, kasi siyempre, as the council chair, marami kang involvement sa different committees na nasa ating council. Lalong-lalo na, we will be celebrating our 125th anniversary. Yes. By next year. So that will be from February 17 to March 17 next year. Kaya yun yung kasalukuyang pinag-uukulan natin ng panahon, ng pansin, dahil 125 years is 125 years. It will be a very, very special celebration for Central United Methodist Church. Yan. Sir Alvio, no, nabanggit mo nga, you are the current council chair dito po sa Central United Methodist Church. Ano-ano po yung mga challenges na hinaharap mo ngayon or hinaharap ngayon ng Central Church? Marami. Siguro, DJ Happy, ano, mabalik lang ako ng konti. I was elected as council chair last year. Yeah. This is my second term. Challenges, napakadami kasi knowing Central Church, ito yung nag-umpisa, ika nga, ano, sa pagiging Methodista. The first Protestant church actually in the Philippines. Yeah. Yung vacuum na iniwan nung aking mga naging predecessors, kailangang mapunuan. So, isa akong probinsyano. Hindi ako dito sa Metro Manila. Tapos nabigyan ng ganitong tungkulin. Nung una talagang struggle sa akin. Ayaw kong hindian, ayaw ko din namang tanggapin basta. Yeah, it's a mixed emotion. Yeah, so ang sabi ko, baka naman pwede may iba pa. Huwag na muna ako. Yun yung panalangin ko. And mind you, pinagbigyan ako ng Panginoon. Amen. Bakit? Yung 2 years ng pandemic, that is a reprieve for me. So after the pandemic, eto na nga, last year, I was elected maging council chair na. Na talaga namang pinilit kong pinagbubuti, and I hope I'm doing good para naman sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Then, the next challenge is how to motivate the members of the council to work with me as their council chair. Remember, nabanggit ko, hindi ako dito lumaki. Ako'y baga nag-transfer dito and yet nabigyan ng ganitong pagkakataon. I don't know that well yung mga makakasama ko sa konseho. But God is very good. Hindi naman niya ako pinabayaan tungkol sa bagay na iyan. In fact, napaka-blessed ko to work with these people na napaka-sisigasig din na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya yung dating iniisip ko na challenge on how to lead them, hindi na ganun ka ano sa akin, kalaking challenge kasi nakita ko na kung paano rin sila magtrabaho. At yung aking ginagawa na lang, kumbaga, parang puzzle. Ito, dito, ito, dyan. So, yung mga activities, andun na lang ako just to guide at saka i-steer yung boat, ika nga, kung saan kami patungo. So, basically, yung second year ko, smooth sailing na as compared to my first year as council chair. So, how do you deal with, let's say, the people around you, no? Yung mga sumusupport sa iyo, no, Sir Alvio? Of course, we have our own differences, eh. Iba-iba tayo ng mga pananaw, eh. How do you handle that, no? Nakaka-stress ba or initially, yes, ano, kasi may iba kang direksyon tapos iba yung ipapasok nila. Pero bilang council chair, kailangan
ayusin mo yon. Kasi hindi naman po pwede yung gusto mo, yun na lang lagi. Yeah. So you put it into a vote or what, then mapag-agreehan ninyo kung saan kayo direction pupunta. So kung mas maganda yung idea nila kaysa sa idea ko, so be it. Yun ang susundin natin. So ang malaking bagay din is mas lalo na itong ating current project ngayon dito, no, yung multipurpose building. 6 years in the making. So, nagkataon lang na during my term, naumpisahan. Pero sa drawing boards, ilang drawing yan. Anim na taon ang ginugol. Para finally, we come up with a basic structure na para ipatayo. Yan na nga, nakapag-umpisa na tayo. Ang next challenge lang ngayon is how to sustain the construction kasi napakalaking halaga. It will run into, the last estimate is around 75M. Yun yung kasalukuyan ngayon na binubuno ng council together with all the members of Central United Methodist Church with the help of, connectional kasi tayo eh, so with the help of our brothers and sisters in Christ in different local churches worldwide. So paano natin po, let's say yung mga viewers natin ngayon, ano, so especially mga taga UMC, of course I know all of them are aware na ito yung pinaka biggest project ng Central United Methodist Church. Of course marami dyan po talaga, no, gusto talagang magkaroon sila ng role, no, to take part, to help, no, to support. Paano natin ma-encourage yung ating mga members sa UMC, dito sa Central, and of course, maski sa outside, no, sa ibang UMC, paano natin sila ma-encourage na, of course, to take their part, no, to know their role, na tumulong din or sumuport dito sa ating biggest project ngayon, di ba, yung multipurpose building. Nag-conceptualize ang BOT, you know, headed by Noel Kitlong and Engineer Joel Sevilleja, ng scheme kung paano maiparating na mas magaan sa ating mga members and the rest of the world, ika nga. So, actually, Sister Josie Pamintuan was elected as Ways and Means Committee Chair. Bali, siya ang nag-spearhead ng lahat. What I mean by lahat is lahat ng fund sources na pwede nating itap, not only for the multipurpose building, but lahat ng pangangailangan ng Central Church, nasa kanya na iatang yon. So support ang members ng council, at actually kanina lang pinagmimitingan na naman before ang airing na to, papano natin malikom yung more than 75M na kakailanganin para sa building, no. So ang na-device na scheme is dinivide ang buong building by square meters, kung ilang square foot rather is ilang square foot yung kabuuan ng building doon sa total. So ang nakuhang figure is around 7,000 something. So ni round off na lang sa 8,000. Yeah, so the cost is 8,000 per square foot. So ang scheme, kung ikaw bibigyan ka ng pledge card, you can pledge for 1 square foot 8,000 pesos na payable maximum sa isang taon. So you can pay it outright, 3 months, 6 months, 1 year, nasa sa iyo yun. Basta you have a maximum of 1 year doon sa pledge mo para mabuo mo yung 8,000. Now, may mga pagkakataon na grupo ang gustong kumuha ng share nila para maipatayo yung building. They wanted to get a room, for example, conference room, o kaya yung room para sa ganitong organization. Then we will deduct 10% from the original amount. So kung sabihin natin 30 square foot yung isang lugar times 8,000, tanggalin mo ng 10%, yun yung babayaran nila. Ipapangalan dun sa grupo nila yung room na kinuha nila ngayon. So ang pinaka mechanics kasi nun is for you to have a part, you get that 1 square foot, lalagay yung pangalan mo doon. So we have a board na anuhan. So until such time mapuno natin yun, ibig sabihin nalikom na natin yung
karampatang halaga para itayo natin yung building. So basically yun yung scheme. But of course, meron pang iba. Somebody like mga may nag-donate na. Kuya Ed donated about 2.5 million I think. So ilang square foot na yung pwedeng i-cover noon? Actually yung finance room yata yung pinili niya na paglagyan. So buong finance room talagang okay na. So ganun din sina attorney Elijah Reyes yung family ano po in memory of the late our lay leader Ruben Reyes. So may mga iba pang scheme na isusunod siguro pero basically yun pa lang ang ginagawa natin ngayon para mapunuan natin magawa natin yung building na yan. And of course, the development is ongoing, di ba? Yung progreso niya, tuloy-tuloy na. So, Sir Albion, no, let's say, medyo lalayo tayo ngayon, no? Medyo time machine tayo. 20 years from now, how do you see this multi-purpose building? Is it future-proof ba talaga? Material? Yeah. Actually, DJ Happy, nung PAC natin dito, Philippine Annual Conference, na ipangako ko sa pulpit na we will start construction last conference year. Unfortunately, hindi natuloy. August na tayo nakapag ano niyan at naumpisahan ngayong October yung paglalagay ng poste. The first portion is yung foundation. It is a foundation for a 7-story building. Mind you, from 4 stories dati, it was Pastor Men Remendillo who steered the council na bakit magsasettle tayo sa 4-story building kung kakayanin din lang naman natin ng 7-story building. So, ang option is balik sa drawing board para yung foundation will be for a 7-story building, although 4 stories muna yung gagawin kasi we will not have enough money to do that. Kaya yun ang nangyari na naging 7-story building siya pero sa ngayon foundation pa lang yung ginagawa. So ihahabol natin yung foundation para sa anniversary natin next year. Magamit na yung first floor. And at the same time hopefully the PAC will agree na yung front portion ay gawin into a commercial establishment, commercial building para yun ang additional na pagkukunan, pangtustos doon sa pagpapagawa ng multipurpose building. So, siya yung ano eh, magsaserve na yung siya yung income generating. Yes. Ano, so, kung foolproof, future-proof ba? Yes. Katulad nung nabanggit ko rin recently, na during the Faith Festival, connectional tayo. So, all other UMCs, local churches, na dito kinuhold yung kanilang mga meetings, yung kanilang mga gatherings, eh meron silang magagamit na facility, ano, subsidized amount, of course, kasi connectional naman tayo. Kaya we will try to enjoin them na tumulong din para maipagawa natin yan. Who knows, collaboration with the other local churches, mas mapadali yung pagpapagawa ng building na yan. Wow! So stay tuned tayo, no, mga viewers, dyan sa napakalaking proyekto ng Central United Methodist Church. Ito nga, yung multi-purpose building. So, Sir Albion, no, let's move on. Ano pa yung mga ibang ministries mo dito sa Central United Methodist Church? Yung kasalukuyan ngayon na sinusustain natin is yung ating jail ministry. Yeah. It was conceptualized during my time as the UMM president. So, sabi ko kay Brother Tony Agraan, Brother Tony, ako, wala tayong jail ministry, baka naman po pwede gawin ng UMM. So concept, narinig ni Brother Dario Borge, na kaibigan naman ni Brother Rod Cornejo. At yun, nag-connect. Brother Rod Cornejo pala is involved with a group, ano, yung Prison Fellowship Philippines. Okay. So siya ang lumapit at inaccommodate ng central yung program na yon. So ngayon initially
we went to Manila City Jail as our as partner ng Prison Fellowship Philippines. Ngayon, in-involve na tayo ng Prison Fellowship Philippines with Pasay, Mandaluyong, and Quezon City Jails. Eventually, I hope ma-institutionalize na natin itong programang ito para by next year may sarili na siyang budget. Sa ngayon kasi, pag may activity, pass the hat kami. Yeah. Mm-hmm. So, once ma-institutionalize, magkaroon ng sariling budget, mas mapapalawak pa natin yung ano na yan, yung ministry na yan. And I was able to talk with some of those brothers and sisters here at Central na nawalan ng mahal sa buhay tulad ko. Ano na in fact including you, Brother Happy, di ba? Ang ano kasi doon is how can we make each other feel the love of God para maibsan yung nararamdaman. To tell you honestly, up to now I still cry, Brother Happy. Umiiyak pa rin ako sa pagpanaw ng aking anak. So I was able to talk with Sister Gemma Lawang sa pagpanaw naman ng kanyang kabiyak. And of course, I talked to you about the passing away of your father also. At iba-iba pa, yung anak ni Ate Imelda. So marami na pwede siguro tayong magsama-sama sharing our grief with one another and paano natin i-uplift ng spirit ng bawat isa sa atin na nawalan ng mahal sa buhay. So yun yung tina-target ko na ma-establish na bagong ministry. Yeah, that sounds great now actually, no, Sir Alvio. Maganda po talaga yan kasi that is a one way for us to, of course, yung acceptance, no? Talaga bilang tao kasi may weaknesses tayo, may limitations tayo, di ba? Na kahit we are Christians, di ba, emotions always takes over minsan talaga it gets over our head di ba? Ang mangyayari nun, talagang madadala tayo whether we like it or not, talagang dadaan tayo dyan. So maganda po yan, ano, Sir Alvio, no? Yung magkaroon tayo ng isang parang care group siya, yeah, di ba? Yeah. Na sharing tayo, no? Mm-hmm. Yung mga, let's say, of course, pwedeng open na to kahit kanino rin. Yeah, yeah. Let's say may mga problema din sa kanilang buhay. Yeah, eventually, may expand na natin yun. Oh, yeah. So, kahit ano yun, everyone is welcome. So, that's a good project din, good ministry yan. No? Well, for me, I'm looking forward to that. Oh, I'm looking forward to that. So, yun nga, Sir Alvio, no? Talagang we have to, talagang laban lang tayo, no? Isipin na lagi talaga natin si ang Panginoon. May reason talaga yan, may purpose siya, 'di ba? Meron siyang gustong ipahiwatig sa atin, and sooner or later inire-reveal niya 'yon Totoo 'yon. Pwedeng ngayong mga panoras na ito, medyo parang question mark pa rin, 'di ba? Kulang pa rin Pero darating 'yan Slowly but surely God will reveal to us kung bakit nangyari yung mga ganung bagay, no? Again, no, ang ganda no, mga viewers, no, yung ganong ministry, yung sharing. Yeah, just, no? Sharing our coping mechanism with one another. Yeah. Isa yon sa isang naging ano sa akin. Kasi ako, ang naging coping mechanism ko, katulad nung naibahagi ko na sa'yo, is crying. Kapag mabigat na talaga yung dibdib ko, is I cry. And then, kino-question ko pa rin ng Panginoon tulad ng nabanggit mo. No? We may not even know the logic behind kung bakit nangyari yon, but I would say we simply have to trust His will. Yeah. I remember si Pastor Mendilio na naman. He was the first person outside of the family na to call me. The very first morning, pagkamatay ni Aldrin, together with Sister Carol, sila, umiyak si Pastor Mendilio nun. So, doon pa lang ako umiyak. Namatay si Aldrin mga 10 p.m. Magsi-6 na nung masasabi kong doon pa lang ako na umiyak. Then, it took how many years? More than 2 years na siyang wala. Pero, umiyak pa rin ako. Asking God why. Bakit si Aldrin pa, 27 years old siya at that time. Ako, matanda na, sakitin pa. Ba't hindi na lang ako?
ba't siya pa? Mm-hmm. So hindi ko alam ang sagot, pero nabanggit mm-hmm. mo nga, no? Sooner or later, mm-hmm. i-reveal din man, yeah, naman sa atin yun. So we really have to trust His will pagdating sa bagay, yeah, na yon. Kaya kung makikita mo ako ngayon, DJ Happy, papaano ako kasigasig maglingkod? It is because of that faith in Him, mm-hmm. na eventually I will know the logic behind, yeah, yung demise ng aking anak. Mm-hmm. At ito pa, no, Sir Abio, yung tulad niya, halimbawa, yung current situation mo that you are still healing pa rin, eh, nasa healing process, mm-hmm. yeah, ka pa rin, yeah, then may darating na person, nakakilala ka or this random person na the same, meron din nga the same na ano, sitwasyon nung katulad nung sa'yo. Tapos humihingi din siya ng payo na ikaw pa yung lalapitan niya. How do you deal with that? Di ba? Parang ang hirap nun. Papayuan mo siya at to the point na halos pareho lang kayo. How do you, yun, paano mo masishare yung ganun? Process siguro, DJ Happy. Kung nangyari yung pagkawala ni Adin nung time na mahina pa ako, hindi ko sinasabing ganun na ako kalakas, ganun na kalakas yung aking pananampalataya. No? Pero kung nangyari yon years back, baka hindi ko nakayanan. Yeah. Yeah. Kasi I've been through a lot. My family had been through a lot. Pero the irony of it is, kung babalikan mo, pin-repair ka, yeah, ng Panginoon, yeah, para binigay niya sa iyo yung mga ganon, para dumating man yung pagkawala ni Adin, masasabi ko, hindi man ako prepared, pero kaya ko na. Mm-mm. Hindi na yung katulad dati na nawalan lang ako ng trabaho, nagtampo ako, hindi na ako nagsimba, involved pati family ko. Pero this time around, no. All the more na nangunyapit ako, all the more na yung family ko, inilapit ko, andito kami, mm-hmm. para ipakita sa kanya na yung aming faith ay nandyan pa din. Although, may question mark tulad nga na nabanggit mo. So, life must go on, ika nga. Yeah. So, I do cry. I cry a lot. Talaga namang iyakin ako. Pero ganun pa man, pinatatag na ako ng Panginoon na hindi na ako basta-basta magtampo sa Kanya. Yeah. Ano't ano man yung mangyari. At dumarating din sa point na iniisip mo na kung pwede lang ibalik yung oras, di ba? Naranasan mo yun, Sir Abio? Yes, yes. And yung, halimbawa, yung gano'n sa sitwasyon na gano'n, ano yung dapat kong nagawa? Parang gano'n yun, eh. Ano yung dapat kong nagawa to prevent o hindi sana nangyari yun? Kung nabanggit mo kanina, yung paano ko papayuhan yung pareho lang kami, yeah, sitwasyon, ano? Eh, again, ibabalik ko siya dun sa magtiwala, amen, sa nasa taas. Yeah, tapos, good. Kung paano mo gagawin yun para mas ma-uplift mo yung kanilang spirit, eh, dahil isinasabuhay mo yung sinasabi mo. Ibang usapan kasi pagka you don't walk the talk, ika nga. Mm-hmm. So, yun yung isang matindi siguro na factor para maintindihan ka nung ibang tao, mm-hmm. na kung ano yung sinasabi mo, eh, isinasabuhay mo. Yeah. Marami yung by talk lang, eh. Kumbaga, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Doon tayo nakakatisod ng ating kapwa. Okay. Mas mabuti yung, kumbaga, yung regrets na yan. I have so many regrets, yes. Pero pagdating doon sa pagkawala ng anak ko, siguro, tanak, puro sana, eh. Kung sana, naging ganito lang. Kung sana, naging mas mabuti akong ama. Ayan, mas mabuti akong tatay, mas naging mabuti akong asawa. Eh, yun siguro yung kailangan mong iayos na ngayon dahil sa pangyayari. So, ako, nung mawala si Adin, pati kung paano ko sila pinalaki, binabalikan ko. Sabi nga, we should not dwell on the past, pero ang una ko kasing tanong, buhay pa si Adin noon, tanong ko sa kanilang tatlo actually, naging mabuti ba akong ama? I wanted to hear from them. Ayokong marinig sa ibang tao, gusto ko sila mismo. Yeah. Kasi tinitreat ko sila, no holds barred. Sabihin nyo kung ano yung yung tanong ko, sagutin nyo, ayon dun sa pagkakaalam nyong sagutin. Kako, huwag kayong mangimi na sabihin nyo sa akin, masama ba akong tatay? Ay, so far, affirmative naman sila na
Oo naman daw, hindi ko daw sinukuan kung ano yung mga naging problema namin sa pamilya. So, very, ano yan, napakasarap pakinggan from your children na ganun kanila tinitingnan. Yeah. Hindi yung, kung narinig ko siguro, naging masama kang tatay, hindi mo naibigay yung kailangan namin. Mm-hmm. Kasi alam nila from the first place, from the very start kung hanggang saan yung kaya. Mm-hmm. So kung ano no sa mga viewers natin eh ang parang pakiramdam nila is yung merong regret talaga no, yung feeling na parang may kasalanan ako eh, may pagkukulang talaga ako, kung pwede ko lang ibalik yung oras na yun, yung time na yun no, dapat may nagawa akong paraan, di ba, mga ganun. There is always a point na you blame yourself, di ba, no, parang ganun eh. Pero yun nga, let's not get hard on ourselves no, kung ano yung mga pinagdadaanan natin, whether great or small, mabigat na emotion na pinagdadaanan natin. Let us always remember no, ang Panginoon ayaw na malungkot tayo. Yun ang unang-una doon. Ngayon, siyempre marami magtatanong. Eh bakit ganoon? Eh bakit nawawalan kami ng mahal sa buhay? Bakit may mga pagkakataon na nalulungkot tayo, 'di ba? Nadi-disappoint tayo, yung mga ganoon. Of course, God has a reason for that, 'di ba? Hindi naman pwedeng puro saya tayo eh. This is in my own opinion lang ano, God is a God of balance. Totoo 'yun, 'di ba? Kasi kung puro side lang tayo ng masaya, hindi balance eh. Parang kumbaga sa weighing scale, nandun lang 'yan. Kung puro lungkot, edi ganun din. So, God is a God of balance eh. Lagi na napapanood sa mga movies na narinig natin yung A Time for Joy, A Time for Sadness. Yung mga ganun, di ba? Kaya, totoo yun eh. Ang gagawin na lang natin, lalo na as Christians, we must accept no? Kung ano yung binibigay ng Panginoon sa atin. Hindi lang yung nakikita lang ng mata natin, hindi yung mga nahawakan lang natin, pati yung mga bagay na ano, intangible, no? Hindi natin na nakikita, lahat yan, nararamdaman natin. Ano din yan, design din yan ng Panginoon sa atin. So again, Sir Alvion, no, napakalaking challenge, no, at ang lakas ng ano, yung nakakabuo talaga ng loob, no. We know na sa mga oras ito yung mga nanonood sa atin, yung mga viewers, nakaka-relate yan, totoo, marami diyan. Pero yung shinir mo is malaking bagay yon, no. It really helps sa mga viewers natin na nakaka-relate. Kaya ano pang pwede mong i-add doon, Sir Alvion? I think yung nangyari, mabalikan ko lang, ano, napaka laking aral kasi nang iniwan sa akin ni Aldrin. Pandemic, kasagsagan ng COVID, na-hospital siya. Karamihan ng mga na-hospital at namatay, hindi na nakita ng pamilya. Yeah. Abo na, kumbaga kasi ika-cremate, abo na kung ibalik sa kanila. Pero ang Panginoon, binigyan niya ako ng pagkakataon. 30 hours. 30 hours na alagaan ko yung anak ko sa ospital. You had the chance. Yeah. Namatay si Aldrin sa kamay ko. For 30 minutes, I was trying to ask him na magpatubo. Kasi sabi nung nurse, nung nahihirapan siyang huminga, ang normal na oximeter is 95 pataas. Right? Aldrin, kung may mag-register man, 32, 33. Madalas, walang mag-register. So, that's very, very bad. So, sabi ng nurse, sir, tubuhan na natin. Hindi ako nagdalawang isip. Sige po. Yeah. Nung marinig ni Aldrin yung tutubuhan siya, naka-slant, biglang naupo. Papa, ayaw. Laban. Ayaw niya magpatubo. For 30 minutes, sige, pilit ko siyang kinoconvince na magpatubo. Wala. So sabi ko, anak, baka naman puso mo na ang bumigay, wala na tayong magagawa. Yeah. Ngayon, kahit papano, pwede pa ako. No, laban. So, pero yung hinga niya talagang hirap na hirap. So, inaanuhan ko lang yung buhok niya, naka-ano ako sa kanya. Until such time, biglang, ano lang siya, parang nag-snore. Tinawag ko na yung nurse, tinawag yung doctor,
Alam mo yung sa pelikula, yung sinubukan, eh COVID, alam ka na ma-resuscitate pa or what, wala nang mouth to mouth, wala nang ganun-ganun eh. Tiningnan lang ako ng doktor pag ganun sa akin. Akala ko sa movie ko lang mapapanood yun. Yeah. Pero kita ko mismo sa doktor yung gumanon siya. I was numb. Wala akong maramdaman. Hindi ako, ito lang nabagin ko nga, hindi nga ako makaiyak. The following morning na ako umiyak at tumagulgol. Sipin mo, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos na makasama ko yung anak ko ng 30 hours samantalang karamihan abo na nung ibalik sa kanila. Is that not a blessing for me? Yeah. Huh? Eh, napakalaking bagay yon na hindi man natin maintindihan. Ano? Pero kita mo naman kung paano, nabanggit mo na kanina, God is a God of balance. Yung grief, how would you explain it to me, DJ Happy, kung sakali namatay si Aldrin at wala ako doon? Yeah. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko. Baka baliw na ako ngayon kung sakasakali. Pero the mere fact na I was there up to his last breath, talaga naman po, God is a God of possibilities. Hindi naging imposible para sa kanya na dalhin ako doon para alagaan ko yung anak ko. Considering yung panahon na yon, di ba? Heartbreaking, yes. No, kasi nakita mo siya paano siya ini-endure niya, how he suffers at that moment. Pero at the same time, may isip mo, you feel privileged, favored. Yeah. Kasi nakasama mo siya for 30 hours, 'di ba? Yun nga yung panahon ng COVID, no? I know maraming yung nakakatanda niya, 'di ba? Yung mga panahon na yan na yung mga nawalan sa buhay, hindi na nila nakita. That's true. That's true. Totoo. Ang feeling noon, very, parang parang creepy, di ba? Cringy or dreadful, di ba? May parang feeling of dread din na ano. Pero yun nga, si Sir Alvio, for 30 hours, nakasama niya ang kanyang anak na si Aldrin, no? Although nakita niya, syempre heartbreaking, pero favor yun. You are favored, no? You consider that as a blessing talaga, no? Kaya, it's a memory, actually. Masakit man, pero masaya na rin. Kasi, di ba, pag naisip mo yun, kaya hanga-hanga, no? I salute you, no, Sir Alvio, sa ganon, yung tatag mo, hanggang ngayon, no? Siyempre, laban pa rin, ganon. Pero you're still here, tulad niya, no? You're smiling, you're laughing with us dito, no? O, nakakapag-share pa, nakapag-enlighten pa sa mga viewers natin. So, maraming salamat again dyan sa napakagandang sharing na ibinabahagi mo sa amin, Sir Alvio. So, at this moment, the floor is yours. Pwede ka ngayon mag-greet sa ating sa mga kilala mo. You need, kung gusto mo, mag-promote ka. Yan, shout out. Sige. Okay, I would just like to take this opportunity to thank my former colleagues sa AFP PGMC for the 9 long years na ibinigay nyo sa akin at yung tiwala at saka yung confidence na binigay nyo sa akin to be your spokesperson and to head cares at that. Maraming salamat. At ganun din po sa PVAO, sa Philippine Veterans Affairs Office, lalo na sa aking dating kasama sa PGMC na si Colonel Nieves Gateb, retired Air Force siya, at sa aking magiging boss, aking boss na pala sa ngayon sa PVAO, si Ma'am Raquel Kawigiran, ay maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa PVAO at umasa po kayo na sa lahat ng pagkakataon po na makapagbahagi ako ng aking kakayanan with all my experiences from PGMC ay gagawin ko po sa PVAO. And special mention po si Sir Dennis Villones, na yun po yung hindi nang iwan sa akin, DJ Happy. Nung mawala si Aldrin, siya bukod tangi ang naglakas loob na sunduin ako sa ospital because Aldrin was hospitalized in Bulacan. COVID at that, hindi niya inalintana. Sinundo niya ako hanggang sa cremation ni Adin, hinatid sa bahay, etc. Saludo po ako sa iyo, Sir Dennis. And shout out din po sa Sarangco, ang retiree organization yon na
nagtiwala sa akin upang maging mentor nila sa kanilang organisasyon. Umasa po kayo na patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa anumang kapasidad. At sa aking pamilya, natural, lalong-lalo na sa aking may bahay na pilit ina-accommodate lahat ng aking activities tulad ng ngayong araw na ito. At ganun din sa members ng council na patuloy ang kanilang suporta upang maisakatuparan namin ang aming pangarap para sa Central United Methodist Church. At hari nawa, sa basbas ng ating Panginoon ay ma-accomplish namin yung aming mga responsibilities and task para sa ikauunlad po ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Thank you. Thank you so much again, Sir Alvio Bautista. At naimbitahan ka namin and you took the time here dito sa Anything Goes with DJ Happy sa oras na ito at nakapagbahagi ka na napaka heartwarming and inspiring na life story. So I know maraming na-touch, no? Or maraming sigurado naiyak. Yeah, at naka-relate doon sa kwento mo, no, Sir Alvio. And I thank God, no, na nandiyan ka ngayon. You are going strong. You keep on fighting, di ba? Napakagandang ehemplo po, no, mga viewers natin sa inyo, sa ating mga tahanan. So again, thank you so much, Sir Alvio. Oh, by the way, the evening prayer. Mm-hmm. So you can promote. Yeah. Different ministries po ng Central United Methodist Church. Every morning, meron po tayong morning devotion. Aside from, of course, yung lingguhang pananambahan natin ng Tagalog, Ilocano, English, GCCF, at saka Vesper. Meron tayong midweek service. Meron po tayong gabi-gabing dalanginan, yung evening devotion, every 8 p.m., 8:10 to be exact. At yun po ay pinangungunahan ng ating mga manggagawa dito. Ano po? Yun na nga po, na marami din pong salamat sa ating mga manggagawa sa Central na sila ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin o sa ating mga laiko dito sa Central Church. Yan. So, don't forget to like and share, no, Central United Methodist Church dito po sa Facebook. Also, GCCF or God's Children Christian Fellowship, like and share nyo po. Tune in po dito po sa Anything Goes with DJ Happy on GCCF Saturdays at 7 p.m. So lagi po nating antabayanan at lagi po tayong mag-tune in dito sa ating programang ito. So again, maraming salamat po muli. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Let me remind each and every one of you that we can make a difference in our home. We can make a difference in our school. We can make a difference in our work. We can make a difference in our church. We can make a difference in anywhere we go and whatever the things that we are going to do. So always remember, no, mga viewers, we can always make a difference. At lagi po natin tatandaan, we are God's masterpiece. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.